tayo ng clutch lining ng RCS 125. Dito guys, tapakan lang tsaka tambucho si paan yung kakalasin natin. Dali lang magkamit ng clutch lining guys. Diniwi na kasi yung tercera niya guys. Umami siya ng tercera. Hindi na humahatak. Kaya siya, kaya niya papalitan. Guys, buksan na natin. Ayan guys, pang XRM 110, o kaya pang Honda TMX yung clutch lining na pit sa kanya. Ayan, yan kakabit natin. RCS guys, meron lang siyang share clip sa clutch housing, hindi katulad sa mga Honda may tornilyo. So ayun guys, kalas na siya. Masulog na rin talaga. Inisan mo na natin guys para maganda pag ginamit. Sobrang itim, medyo madalang siguro mag-change yung lumiyari. Pero okay lang yan. Binisan na lang natin. Bilis maglinis ng kasama ko guys. So ayun na, gabit na natin, nalinis na siya. Gabit na siya natin ang dahan-dahan. Okay, buhay na natin. Halos wala namang pinagkaiba guys yung replacement sa original. Pagka medyo nagtitipid ka, replacement lang. Pag original gusto mo, medyo mahal talaga.
pinakataas na clutch lining, guys, nililigis yan para bawas ingay. So ayan na, sapak na natin. Yung pagkabit ng spring, guys, sa akin kasi kung nagkakabit ako, tatlo lang muna. Tapos, iniikot ko na lang. Mamaya, guys, mapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng pinakamadaling way para magkabit ng clutch spring. Kasi mahirap talaga magkabit na ito. And guys, pag nagkabit ka, guys, ng clutch spring, tatlo lang muna. Wala siya doon sa may bell. Clutch bell, wala. So, yan. Lagay na natin yung tornillo. Kailangan, guys, sabay-sabay ang tornillo niya. Hindi pwedeng may mauuna. Yung isa, mamaya na yun. So ayan, lubog natin siya ng pantay-pantay, yung tatlo, yung tatlong spring. Hindi pwedeng may mauuna. Kahit di mo siya higpitan, guys, basta maikot mo lang siya mamaya. Ayan, naikot na. Tanggalin natin yung katapat ng walang spring, guys. Ayan. Tsaka natin, ikutin. Yun, andun na siya, guys. Sa likod ng bell, yung may spring. Yung walang spring, nasa labas na. Luluwagan ngayon natin yung dalawa. Ganun lang kadali, guys, magkabit ng clutch spring. Kasi kalimitan, nakaba yung sa iba, nababasag eh. Pero yan ang pinakamadaling way para makabit na yung spring. Ayun, parang i-screw mo lang yung spring dun sa isang butas. Ayan. So yan, kumpleto na siya ng spring. Lagyan mo na ng tornilyo. Ganyan lang kadali magkabit ng clutch lining ng RCS 125. Parehang pareho lang siya ng Honda XRM. Pareha sila ng gilid. So ayan, kompleto na siya ng spring. Walang pwersahang nangyari. Naikabit siya ng matiwasay. Sigpitan na natin. Okay na, guys. Salpak na natin yung clutch shoe. One way clutch. Ganun lang yung kadali, guys.
Lock na natin, guys. Importante yung corona na lock na yun para huwag lumuwag yung tornilyo. Natin ng grasa, guys, para hindi malaglag yung nilalapatan ng clutch release. Kasi minsan pag sinasalpak mo yan, malalaglag. Pinapatubo ko diyan. Lalagyan mo na ng grasa. Lagyan natin ng grasa, clutch release. Yung nilalapatan ng clutch release para hindi malaglag pag tinatakpan natin ng crankcase. So ayun na, guys, saraduhan natin. Ganun lang kadali, guys, magkabit ng clutch lining ng RCS125. Para ka na rin nagkabit ng clutch lining ng XRM kasi parehas lang sila ng gilid. So, ayan na. Para road test na lang natin sa tropa natin. Okay na siya, guys. Okay, guys, salamat.